الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Isa sa mga mahalagang mga gawain na meron sa Ramadan na meron tayong pagkakataon na magkamit ng malaking gantimpala ay ang tinatawag nga na i'tikaf. At madalas ay naririnig natin ang salitang i'tikaf sa mga aralin. At ngayong araw na ito, inshallah, ay tatalakay natin ito ng may higit na paglilinaw. Sinasabi ng mga scholars, al-i'tikafu huwa lazumu masjidin li ta'atillahi ta'ala ala sifatin makhsusa min rajul o imra'ah. Ng i'tikaf, ito ay ang pananatili sa masjid bilang pagsunod kay Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamaraan na espesyal para sa kalalakihan at kababaihan. Na tinutukoy dito ng mga scholars ay ang i'tikaf ay ang pamamalagi sa masjid na mangangahulugan na ang pamamalagi ng taon na ito ay sa layunin o intensyon ng i'tikaf bilang pagpapalapit kay Allah subhanahu wa ta'ala at hindi sa kung ano pa mang layunin dahil ang pananatili sa masjid upang makipag-usap lamang at paggawa ng iba pang mga gawain ay hindi may tuturing na i'tikaf liban na lamang na ito nga ay isagawa sa mga espesyal na pamamaraan at matutukoy natin ang mga ito insha'Allah. Sinasabi rin ng mga scholars ala i'tikafu habsun nafs ala ibadatillah na ang i'tikaf ito ay ang pagre-reserba natin sa ating mga sarili na ang ating mga sarili ay itinutuon lamang natin sa pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Wakat'ul alaik anil khalaik at ang pagputol sa mga anumang pangmundong transaksyon o mga gawain. Wa ikhla'il kalb min kulli may yashgil an dhikrillahi azza wa jal. At ang pag-re-reserba natin sa ating mga puso upang ito ay maging bakante at maging malaya mula sa kung anumang bagay na maglilibang dito o mag-aalis ng atensyon ng ating mga puso sa pag-aalaala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ukol sa hukmul i'tikaf o ang kahatulan ukol sa i'tikaf ay sinasabi ng mga scholars, al-i'tikafu yajuzu kullu waqt. Nang i'tikaf ay pinahintulutan sa lahat ng pagkakataon. Wayasahu bilasum. At tama rin ito kung gagawin ito ng isang tao nang hindi siya nag-aayuno. Wayajibu bin nadhar. At nagiging obligado naman ito kung ang tao na gagawa ng i'tikaf ay namanata na siya ay magsasagawa ng i'tikaf. Wayasannu fi Ramadan. At ito naman ay sunnah sa buwan ng Ramadan. Waafdaluhu waakiduhu fil ashr al-awakhir min Ramadan. At ang pinaka binagbibigyang diin at ang pinakamabuti sa lahat ng i'tikaf ay ang i'tikaf na ginagawa sa huling 10 araw sa buwan ng Ramadan. Isa pa sa mga sinasabi ng mga scholars ukol sa kahatulan nga ng i'tikaf, wa huwa fil masjid al-haram aw al-masjid an-nabawi aw al-masjid al-aqsa afdal min gayriha. Na ang i'tikaf na isinagawa sa masjid al-haram sa Mecca o ang masjid an-nabawi sa Madina o sa Masjid al-Aqsa ay higit na mabuti kaysa sa i'tikaf na isinagawa sa iba pang masjid maliban sa tatlong ito. Fa in ayyan al-a'la kal masjid al-haram lam yajuz fi ma duna. Na kung ang isang tao halimbawa ay mamamanata na siya ay mag-i'tikaf sa Masjid al-Haram ay hindi pinahintulutan na siya ay mag-i'tikaf sa mga masjid na may mas mababa sa kahalagahan nito. Halimbawa ay mamamanata ang isang tao na siya ay mag-i'tikaf sa Masjid al-Haram, sabali siya ay mag-i'tikaf sa iba pang mga masjid, maging ito man ay Masjid al-Nabawi o Masjid al-Aqsa, dahil sa nalalaman natin na ang Masjid al-Haram ang may pinakamataas na antas ng kahalagahan ay hindi ito pinahihintulutan. Kung halimbawa naman
Sinabi ng mga scholars, wa in ayyan al-adna jaza li'tikaf fihi wa fil a'la. Na kung ang isang tao naman ay mag-iintensyon o mamamanata ng i'tikaf sa anumang masjid o pangkaraniwang masjid sa kanyang lugar, subalit siya ay nag-i'tikaf sa Masjid al-Aqsa o sa Masjid al-Nabawi o kaya sa Masjid al-Haram, ito ay pinahintulutan dahil maaari siyang mamanata sa mas mababang masjid o pag-i'tikaf sa mas mababang masjid, subalit isasagawa niya ito sa mas mataas at walang problema dito dahil ang meron lamang usapin ukol dito ay ang pamamanata ng i'tikaf sa masjid na mataas ang kahalagahan at hindi ito nagawa bago siya ay nakapag-i'tikaf sa pangkaraniwang masjid lamang. Sinasabi ng mga scholars, ukol naman sa mga kondisyon na pagiging tama ng i'tikaf, unang-una ay yakuna fi masjid tuqamu fihi al-jama'ah, na nararapat lamang na ang masjid na kanyang pagsasalahan ay ang masjid na idinadaos dito ang sala na kasama ang jama'a. Na hindi lamang ito pangkaraniwang musalla sa ating mga bahay o mga opisina na hindi pinagdarausan ng jama'a. Na maaaring minsan ay pinagdarausan ito ng jama'a dahil meron nagsasala na mahigit sa 2 o 3. Subalit ang tinutukoy na masjid ay ang masjid na nakikilala bilang pinagsasagawaan o pinagdarausan ng sala kasama ang jama'a. Wahuwa ma'asawm afdal. At higit na nakabubuti ang i'tikaf ng isang tao na nag-aayuno habang siya ay nag-i'tikaf. Wala yasuh min junub. At hindi nararapat na mag-i'tikaf ang junub o ang tao na nasa kalagayan ng ritual na karumihan. At ang junub nga na tinutukoy ay yung Muslim na kagagaling lamang sa pakikipagtalik sa kanyang asawa hanggat nananatili siya sa ganitong kalagayan hanggat di siya naliligo, at gayon din ay kasama dito yung mga haid o mga babae na mayroong buwan ng dalaw at mga nufasa at mga babae na mayroong pagdurugo matapos ang kanilang panganganak. At tinutukoy naman ng mga scholars, amal mustahada fayasuh etekafuha, na ang mga mustahada naman ay tama ang kanilang i'tikaf. At ang mustahada na tinutukoy dito ay yung mga kababaihan na mayroong sakit ng pagdurugo sa kanilang mga ari na hindi dulot ng panganganak o ng buwan ng dalaw bagkos ito ay pagdurugo na dulot ng sakit sa kanilang mga ugat na ito ay nagdurugo. Kaya sila ay pinahintulutan nga na magsagawa ng i'tikaf at ang kanilang i'tikaf ay nagiging tama. Natukoy natin kanina, afdalul masajid al-masjid al-haram wasalatu fiha 100,000 salah, na ang pinakamabuting masjid na pagsagawaan ng i'tikaf ay ang masjid al-haram, at ang sala dito, ang bawat sala dito ay katumbas ng 100,000 sala sa pangkaraniwang masjid. Thumma al-masjid al-nabawi, at matapos ito ay ang masjid ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Madina wasalatu fihi bi 1,000 salah, na ang sala dito ay katumbas ng 1,000 sala sa iba pang mga masjid na pangkaraniwan. Thumma al-masjid al-aqsa wasalatu fihi bi 250 sala, at ang pangatlo ay ang masjid al-aqsa na ang sala dito ay katumbas ng 250 sala sa mga pangkaraniwang masjid. Sinasabi rin ng mga scholars, man nadara salah awal i'tikaf fi ahad al-masajid al-thalatha lazamahu kama sabak. Sino man ang mamanata na siya ay mag-i'tikaf sa alinman sa mga 3 masjid na nabanggit na may pinakamataas na kahalagahan ay nararapat para sa kanya na isa katuparan ito tulad na nabanggit natin kanina. Wa man nadara as-salah wa al-i'tikaf fi ghayriha fala yalzimuhu illa limaziyat syar'iyyah fayusalli wa ya'taqif fi ayyi masjid siya. Na sino man ang mamanata na siya ay magsasala o mag-i'tikaf nang hindi niya tinutukoy ang anumang masjid, ay maaari siyang mag-i'tikaf sa anumang masjid na kanyang naisin. Ukol sa pagsisimula ng i'tikaf ay sinasabi ng mga scholars, man nadara i'tikafan fi zamani muayyan dakhala mu'taqifahu qabla laylatihil aw laylatihil ula qabla ghurubi syams. Sino man ang mamanata ng pag-i'tikaf sa
isang natutukoy na panahon ay papasok siya sa kanyang lugar na pagsasagawa ng itikaf bago dumating ang gabi ng araw ng pagsisimula ng itikaf. Bago lumubog ang araw na ito. Kung halimbawa ay namanata siya na siya ay mag-i-itikaf sa araw ng Lunes, ay magpapasok siya sa kanyang lugar na pagsasagawa ng itikaf bago lumubog ang araw sa araw ng Lunes. Wakaraja ba'da gurubi siyam sa liyom al-akhir, na siya naman nilalabas matapos ang paglubog naman ng araw sa huling araw na siya ay mag-i-itikaf, na tinukoy niya na huling araw ng kanyang pag-i-itikaf. Kaya sino mang tao, halimbawa, ang tutukoy sa kanyang pag-i-itikaf mula Lunes hanggang Biyernes, ay mag-i-itikaf siya, papasok siya sa masjid na kanyang pagsasagawa ng itikaf ng Lunes bago lumubog ang araw o bago mag-magrib, at lalabas siya ng Biyernes matapos na lumubog ang araw o matapos ang magrib. Tulad na nga nang nabanggit natin kanina, ulitin natin na ang itikaf ay kung tinukoy niya ang araw ay papasok siya bago ang paglubog ng araw at lalabas siya matapos ang paglubog ng araw. Kalawang sinasabi ng mga scholars ukol sa pagsisimula ng itikaf, إذا أراد المسلم اعتكاف الأشهر الأواخر من رمضان دخل معتكفه قبل غروب الشمس ليلة 21. Na sino man ang mamanata o magkaroon ng kagustuhan na mag-i-itikaf sa huling 10 araw ng Ramadan ay papasok siya sa masjid bago lumubog ang araw sa 21st araw ng Ramadan. Wakaraja ba'da ghurubi syams akhir yawm min Ramadan. At siya naman ay lalabas na matapos ang paglubog ng araw sa huling araw nga ng Ramadan. Kabilang naman sa mga gawain ng isang tao na nagsasagawa ng itikaf, isa nun lil ma'takif al-ishtigal wal-ijtihad bi-anwa'il ibadah katilawatil Quran wal-dhikr wal-dua wal-istighfar wa-salatil nawafil wal-tahajjud wal-ijtinab ma la ya'ni min qawl aw fi'l. Na sinabi ng mga scholars na nararapat o sunna para sa isang nagsasagawa ng itikaf na gawin niyang abala ang kanyang sarili sa lahat ng uri ng pagsamba, tulad ng pagbabasa ng Quran, dhikr o pag-aala kay Allah, mga dua o pananalangin kay Allah, istighfar, paghingi ng tawad sa kanya, mga salat na wafil o mga sala ng mga voluntaryo, wa tahajjud, sala sa huling bahagi ng gabi, at ang paglayo sa mga bagay na wala siyang kinalaman dito, tulad nga ng mga walang saysay na mga pag-uusap o kahit mga may saysay na pag-uusap na wala namang kinalaman sa mga gawaing pagsamba. Gayun din ang mga pananalita at mga gawain na wala kinalaman sa pagsamba. Sinasabi ng mga scholars, yajus lil mu'takif ay yakruja min al masjid li kada'i haja, na pinahintulutan para sa isang tao na nagsasagawa ng itikaf na lumabas sa masjid upang siya ay gumamit ng palikuran, wawudu, wasalat juma, at pinahintulutan din siya na lumabas para sa pagwudu at pagsasala ng juma kung halimbawa wala salatul juma sa masjid na kanyang pinagsasagawa ng itikaf. Gayun din ang pagkain, ang pag-inom, at iba pa mga mabuting gawain tulad ng pagdalaw sa mga may sakit, pagsunod sa janaza sa paglilibing nito, at gayon din sa pagdalaw sa mga tao na mayroong karapatan mula sa kanya na kanyang pagtuunan ng mabuting pakikitungo tulad ng kanyang mga magulang o mga kamag-anak at iba pang mga tao. Sinabi rin ng mga scholars, yajuz lil mar'a an tazura zawjaha fi mu'takafihi, na pinahintulutan para sa babae na dalawin ng kanyang asawa sa masjid na pinagsasagawa ng itikaf. Wa tatahaddath ma'ahu sa'a aw nahwiha, at maaari siyang makipag-usap sa kanyang asawa ng isang oras o tulad nito, wa kada ahluhu wa ashabu, at ganyan din ang kanyang mga pamilya at mga kasamahan o mga kaibigan, maaari din sila makipag-usap sa kanila. Tinutukoy naman ng mga scholars, afdalu awqatul i'tikaf, ang pinakamabuting mga panahon sa pagsasagawa ng i'tikaf. Afdalu al-i'tikaf, i'tikaful ashr al-awakhir min Ramadan,
ng pinakamabuting i'tikaf ay ang i'tikaf sa huling 10 araw sa buwan ng Ramadan. Wa in kataaha o kataa ba'daha fala haraj alayhi illa ay yakuna i'tikaf mandura. At kung sakali mong mapuputol ang kanyang i'tikaf o mangyayari na kanyang i'tikaf bilang halimbawa ay tigatlong araw lamang o tigalawang araw o tigisang araw ay walang problema dito, liban na lamang kung siya ay namanata ng i'tikaf na tuloy-tuloy. Dahil sa mga pagkakataon nga na ito ay mawawalan ng saysay ang kanyang pamamanata. Isan na lil i'tikaf fil ashr lawaqib min Ramadan lil rajul wal mar'a. At bahagi ng sunna na mag-i'tikaf ang lalaki o babae sa huling 10 araw sa buwan ng Ramadan. At ang i'tikaf nga ay sinasabi ng mga scholars na kulang man sa mga kababaihan, isa kul i'tikaf al-mar'a fil masjid ida adana lahu waliha, na nagiging tama ang i'tikaf ng babae kung siya ay pinahintulutan ng kanyang wali, ng kanyang magulang o ng kanyang asawa kung siya man ay mag-asawa. At nawawala ng saysay ang i'tikaf kung ang tao ay na nagsasagawa ng i'tikaf ay lalabas ng walang kadahilanan o kaya ay makikipagtali sa kanyang asawa at sa pagdating naman ng haid o nifas para sa mga kababaihan. At sinasabi rin ng mga scholars na pinahintulutan ang pagtulog ng kalalakihan at kababaihan sa masjid sa kanilang pananatili dito sa kanilang i'tikaf. At ito nga ang maiksi nating pagtalakay sa i'tikaf na isa sa mga mabubuting gawain sa Ramadan. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.